hindi biro ang sport ng boxing. Katulad ng ibang sport, kailangan ito ang disiplina, sakripisyo at tatag ng loob. Dahil kay Manny Pacquiao, naging napaka-popular ng boxing. Hindi na mga lalaki lamang ang mahilig sa boxing, pati mga kababaihan, nahiligan na rin ito. Nung time na natuto na talaga ako, pagka sabi ko, kaya ko to. Yung nagagawa ng lalaki, magagawa rin ng babae. Kasi po yung boxing ay isang larong kinahihiligan talaga ng mga Pinoy. And then, isa din ako sa mga humahanga sa mga boxingero na sumisikat ngayon, lalo na si Manny Pacquiao, yung iba pa, sila Viloria, sila Donaire. And na-encourage ako na mag-boxing dahil yung tatay ko mahilig din sa boxing eh. Siya yung mismo yung nag-encourage sa akin na mag-boxing. Nung una, medyo ano pa ako eh, medyo mainit pa eh. Pero nung time na marunong ka na magdala sa sarili mo, yung isa puso mo, sa isa-isip mo yung laban, tsaka nandun yung tapang mo, tsaka dapat huwag kang matakot. Doon mo maano na, ang ganda pala pag yung relax ka lang na naglalaro sa taas ng ring. Kumbaga, iniisip mo, bakit natamaan ka? Bakit ka natatamaan? So, isipin mo yun kung bakit ka natamaan. Hindi yung padalos-dalos ka porque natamaan ka, gaganti ka kagad. So, maghanap ka rin ng paraan. Opo, nakakatulong po talaga. Kasi, kumbaga, every time na manalo ka, meron kang nakukuhang incentive. Lalo na ngayon nung nakaraang SEA Games na malaki-laki po yung nakuha namin. So, malaking bagay po at malaking tulong po sa aming pamilya. Yung dream ko kasi hanggang Olympic eh. Sana ko makwalify ako sa Olympic and then gagawin ko yung lahat ng aking makakaya para may uwi yung gintong medalya sa bansa natin. Kung gaano po ka-importante sa akin nung kinabukasan ko, ganun ko po pinag-importante nung paglalaro ko ng boxing. Kung magkakaroon po ng pinweight division po sa Olympic, gusto ko po sana makarating hanggang doon. Basta gusto mo ng isang bagay, talagang madali para sa'yo. Sa ngayon po, wala pa po hanggang ngayon na nakaka-uwi ng gintong medalya. So sana po, isa po kami sa mga pag-uwi nito, balang araw. Kailangan kasi, yung lalo-lalo na. Kailangan nakatapos na sa ginagawa mo. Wala yung bukod mo doon, so baliwala yung isayo. Sino mas madali yung coach? Parehas lang naman sila madali yung coach yan. Kasi sa pagkakawak ng mga boxer. Kaya kailangan ikaw yung number one palagi. Hindi pwede sila ang number one. Ika nga sabi namin ng roles number one eh. If the coach is wrong, back to the role number one. Kasi yung role number one namin is the coach is always right. Kasi parang nagsimula kami sa zero talaga, wala kaming alam sa suntok. Although marunong kami sumuntok yung bara-bara lang, pero yung suntok na proper delivery of punches, hirap. So talagang tinutukan kami ni Coach Reuel Velasco. Yung nagusta ko sa boxing, yung kumbaga na-develop ko yung disiplina talaga. Kumbaga, kasi dati, doon mo talaga maisip na hindi mo kailangan nadalin sa lakas o tapang. Kailangan talaga. Tsaka nagiging kumbaga kung may ma-encounter ka na sa ibang tao, makasalubong mo na ayain kang So parang sabi mo, hindi ko to patulan. Sinasabi sa mga sumusunod sa amin ng mga boxer, lalo naman sa mga bata, na ang boxing hindi delikado, hindi dangerous sports o hindi risky sports na compared sa other combative sports na mas delikado gaya ng mga ibang dyan na may sipa, balibag ka. Ito sa boxing, very protected kami dito. Katulad ng ibang sport, disiplinado sa pag-iinsayo ang mga boksingero. Pero dahil combat sport, karagdagang alalahanin pa ang makakalaban mo na ensayado, pakisado at gustong patamaan ka ng mga suntok niya. Dahil sa malaking pagmamahal nila hindi lang sa sport ng boxing, kundi sa bayang Pilipinas, hindi ito alintana ng ating mga kadalagahang nahihilig na rin sa boxing. Ito si Reuel Vidal nag-uulat para sa DZRH Nationwide.